Regina, kanina nga matapos na maisampa yung kaso dito kay Norma, biglaan po na kailangan dalhin dito sa shelter itong dalawang bata. Ano pong nangyari? Para po sa protective custody sana ng mga bata, na ma-ensure lang natin na yung ating final na kaso ay hindi mapapawalang visa. Kasi syempre alam naman po natin kapag nasa pamilya, mayroong pagkakataon na baka ma-impluensyahan, na magpalit ng isip ang mga bata. Kaya for temporary custody sana sila. However, sa kanilang bibig nang galing na pagka iniwan dito ay aalis tatakas. So ayaw naman namin na mangyari na mas may hindi magandang mangyari pa doon sa ating mga. At saka siguro naman, pinagawa natin ng waiver or salaysay yung kanyang mga relatives na i-ensure po nila na hindi nila pababayaan na mawalang visa yung ginawa nating effort para sa pagligtas doon sa dalawang bata. Pero ngayon po ay hindi na sila mag-i-stay dito, iuwi na sila sa pamilya niya. I-release na lang po namin dun sa relative at i-monitor na lang po ng ating DCPC at ng Social Welfare Office ng Caloocan para matiyak na yung mga pangangailangan, medical, pagmamahal, pag-aalaga ay naibibigay talaga ng pamilya. Maraming salamat, ma'am. So, Sir Eric, Ma'am Emily, ayan, si girl at saka si boy. So, okay na, natapos na yung pagpa-file natin ng kaso dito laban kay Norma, no? So, sa haba-haba ng proseso, at least natapos na din. So, na-filean siya ng 7610, child abuse at saka physical and psychological abuse. Yun nga, yun ang isang pang kaso. At kanina, Sir, nakita nyo naman na biglang hindi rin namin alam na biglang nagdesisyon ang DSWD na dalhin sila sa shelter. Kanina na kausap ko sila off-cam. Kumbaga, ang nag-utos kasi is nakakataas. So wala silang choice, kundi sundin yun. Nadalhin nga yung mga bata sa shelter. Kaya lang nakita naman natin yung mga naging reaction nila na talagang ito si kuya. Halos sinabi na niya na kung iiwan siya doon, eh aalis siya. So in short, tataka siya. May posible na mangyari yon, ha? So alam mo naman, sir, kung bakit nagkaroon ng ganong sitwasyon na bakit kailangan silang dalhin sa shelter? Kung siguro yung ma'am, yung sitwasyon ng mga bata, yung pag-aaruga, pag-aalaga, hindi naman po pinapabayaan yung mga bata rito. Maayos naman po silang inaalagaan. Saka sir, sa nakita ko, isa din kasing dahilan na syempre live-in partner mo itong si Norma, baka iniisip din kasi nila may chance na baka mamaya maisipan mo na, hindi ko naman sinasabi na baka ma-brainwash yung mga bata na iurong yung kaso. Mangyayari ba yon? Hindi po. Kung nagdududa po sila, ako na lang po yung lalayo para hindi po nila maisip na kung makumbinsin ko sila na i-atras yung kaso, pero hindi po. Laban po hanggang sa dulo, hindi ko po i-atras to, laban po. Tuloy-tuloy po itong kaso na to para makamit yung justisya ng mga anak ko. Tuloy po yung kaso. Saka para po yun sa mga anak nyo, ha? Okay, so happy ka na dito ka na lang magstay kay tita? Ako, happy ko ako. Ito si ate, ikaw, happy ka dito? Opo. Okay na, hintayin na lang natin kung anong maging resulta ng kaso. At syempre, alagaan nyo po yung mga bata. And move on tayo doon. Okay, sige, so pahinga na po muna kayo bukas. Punta tayo ng clinic para ma-check sila. And syempre, yung mga pangako ni Sir Rafi. Excited na kayo doon? Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap ng pagpapalit. Dito tayo ngayon sa clinic ni Dr. Grace Tungol. Siya yung dermatologist, natutulong sa inyo, ha? Gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhay. Yan mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho ng mga tao. So, kailangan kong examine silang dalawa, ha? Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Sama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagamit.
Marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingki. So, Doktora Tungol, base po sa examination natin dito kay, tawag kasi namin sa kanya is boy and girl. Ano po yung mga nakita natin and ano yung mga pwede natin gawin sa sitwasyon nila ngayon? Okay, upon examination of the two children, no, meron siyang mga maraming scars, lalo na sa skull, which are permanent scars kasi wala nang chance na tumubo yung hair, no? It's very deep scar and there are old wounds na they are already healing. No? And those wounds are very deep. Kaya hindi ko alam kasi lumaki yung ulo niya, no? So kailangan natin yung CT scan. Mm-hmm. Baka may nangyari na sa loob ng brain niya, sa gawa ng trauma. And yung ears niya, sobrang deformity yung ear ni Prince, no? Lalo na yung left ear. So we need to refer him to a plastic reconstructive surgeon. For naman, not too much scar sa body, no? For both of them. Okay. Pero si ganun din yung tenga niya, pero mas grabe kay, no? Marami din siyang scars sa scalp and may healing wounds din siya sa scalp. So, for me, bibigyan ko lang sila ng antibiotics for the wound sa anit nila and then hanggang matanggal yung scab kasi may scab pa, no? I-refer ko din siya sa plastic reconstructive surgeon kasi yung lips nila, both of them, are deformed. Pati yung kanilang ears. Sa body, buti wala silang masyadong scar. Except for Prince, meron siya mga small keloids sa arms and sa abdomen, no? So, yun ang next natin. I-refer natin kayo sa plastic reconstructive surgeon. Ayun, so hopefully, may magagawa pa siya dun sa lips nila, saka sa ears nila. Opo. Doktora, talagang nung narinig nila, nung kausap sila ni Sir Rafi, na nalaman nila na may chance na mabalik po yung dati nilang itsura, eh, sobrang natuwa po sila. Yeah, nakakalungkot, no? Pero, believe ako sa spirit ng dalawang bata, no? Para silang nakawala sa hula. Happy na sila. Oo, happy na sila kasi nakawala sila, no? Ganyan, positive. Think positive lang ang anak. Okay. Sige po. So, bali, i-refer po. Yeah, puntahan natin si Dr. Sanchez. He's just on the other room. Okay. Mayroon lang sa video. Okay. Ito, mga dating sugat niya, kasi kapag yan ay makikita mo kasi, magkakaroon ng hematoma dito sa scalp, ano? Tinamaan dito sa scalp. Wala naman. So ngayon, I think, talaga malaki ang ulo niya. In other words, prominent ang kanyang ano eh. Baka nagka-hydrocephalus ng bata ito. Ang diferensya rito, yung skull. Yung scalp kasi may mga sugat, pero mga matatagal na itong sugat. Kung talagang nagkaroon ng injury ito, you know, is because baka repeated. Chronic ito eh. Ibig sabihin ito matagal na, hindi ito bago. Kung merong subdural hemorrhage yan, may bleeding sa loob, hindi lalaki yung scalp. Okay? Hindi rin siya makakatayo na ganito, hindi makakapaglakad, laging, kumbaga, unconscious lang, laging tulog. So I think merong dating ano ito condition, hydrocephalus. Kasi ang hydrocephalus lalaki nung bata ka. Sa ngayon kasi I don't think he need a CT scan because up and about siya naglalakad. Talaga medyo malaki ang skull niya. Pero may mga history ng injury ito, ayan, scar no? Na gumaling na lang at sabi ko nga, paulit-ulit yan. Kanya nga ito, sign na paulit-ulit yan. Yun. Is there a chance, Doc, to... Yeah, oo. Pa-improve natin yan. Siguro, with the dentist, you know. Ano dito, palalambutin mo muna yung scar kasi ito, ano eh. Siguro, mga less than 1 year ang mga scar na yan eh. Usually, ang pag-ayos ng mga peklat, you know, mga, ano, 1 year after, lalo na kung malambot na. Pero maayos yan. Maayos naman. Palambutin muna, ibig sabihin, mag-mature muna yung scar. Usually 1 to 2 years. Bago po magawa yung surgery. Tsaka magagawa ko yan nang gising siya. Walang sakit. In other words, gagawin lang natin sa clinic na lang. Ayon ka lang mabuti. Huwag mo na isipin yung nangyari sa'yo. Gawin mo, kailangan maging malakas ang isip mo, malakas ang katawan. No? So, kain ka mabuti. No? Prutas, gulay, ha? Ano rin to, chronic history, tama kayo, may tama yung mga skull nito, nagka-fracture yan, na nag-heal. So siguro,
Pinakamaganda pa ano na rin, x-ray muna ng skull. Pero Doc, hindi kaya reason yung pagpalo ng ulo niya kaya lumaki? Oo, kasi pagka repeated ng trauma kung bata yan, siyempre yung skull niyan, parang ano yan eh, nag-heal din yan. Pero you know, siguro may mga makikita natin yung signs na nagka-fracture sa skull yan. Yung skull, wala kang magagawa ngayon. Pero may improve lahat. Oo, malalakas ang trauma inabot nito mga bata. Kawawa naman. Kaya ito, gagawin mo na ka. Ayusin natin unti-unti lahat yan. Kung magalala, ang kailangan mo ngayon, malakas ang isip at katawan. Maging matigas ka, kalimutan mo yung nakaraan. Importante, kumain ka mabuti, mag-aaral kayong dalawa. Ha? Yung nangyari sa inyo, mabigat ang nangyari sa inyo, pero yun ang magpapatibay sa inyo. Yun ang magpapatibay sa inyo, kailangan magsikap kami magkapatid. Okay? So, nandito kami, tutulong kami. Yung mga ano na yan, aayusin ko lahat yan. Check it out. So, bibigyan ko na lang sila ng pampaligo, no? Tapos lotion all over ng body and face. After tapos shampoo, no? For them, both of them. Tapos meron kang ointment na ipapahid lang dito sa sugat. Kasi may sugat siya na meron pang scab. So, pabayan natin muna lumambot. Then, pag nag-heal na yan, sa kanya gagawin. So, uy, gaganda na siya. Itong isa, wash ito. Body wash nila. Itong isa, body lotion nila all over ng from face down, no? Pwede mong gamitin. This is topical antibiotics. Ipapakit dun sa ulo nila kung saan yung meron pang scab. Yung mga peklat na wala na. Okay lang. Yung lotion na lang. So, ito lang. Pares sila meron yun, no? Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos sama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rapi Tulpo. Dahil sa'yo maraming mga taong bumait. Marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso. At dahil dun saludo sa'yo ang ating Pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takbuhan. Upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos sama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rapi Tulpo. At tumating man sa puntong makagawa ka ng mali, dahil sa taong gusto mong ipaglaban. Hamakin Manila o Kutsain at ika'y pagkaisahan. Idol Linding, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos. Dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang Rapi Tulpo na ipaglalaban kung ano. Kumusta kayo? Okay lang. Excited kayo mag-swimming? Opo. Naku, mukhang ano to? Oh, may pa-flowers pa. Sige, dito. So, excited na ba kayo mag-swimming? Opo. Excited na po. Eh, yung mga pangako ni Idol Rafi, excited na kayo makita? Opo. Ano ba yun? Ano ba yung pangako sa'yo?
Yung lechon ko. Meron bang lechon? Wala yata ah. Okay lang sa'yo kahit wala. Manok, fried chicken, spaghetti, ice cream. Mukhang may nakalimutan yata ako. Ayun lang ba? Ayun, very good. Ikaw, ano ba yung hiling mo kay Idol? Yung tablet lang. Sige, check natin kung nandyan. Parang wala yata ang pinadala sa akin. Okay lang sa'yo kahit walang pinadala. Oh, no. Sige. So, punta na tayo doon para makita nyo na yung sorpresa ni Idol, ha? Okay. Tara po! Kailan ka huling nag-swimming? Natagal na ko. Noong birthday po niya. Noong birthday pa, so ngayon lang maulit. Sige. Yan! Ang ganda! Wow! Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng lupa. Yan! Eto. Check ba yung mga pangako ni Idol? Lechon, check. Check ko. Yan. Chicken. Ako. Check din. Ako. Ano pa? Yung ice cream din po. So happy ka ba na naghanda si Idol sa inyo ng ganito? Salamat po, Idol. Ikaw, happy ka? Opo. Pero hindi pa dun tapos yung surprise ni Idol, ha? Di ba may pangako siya sa'yo? Ano ba yung mga pangako niya? Gadget daw po. Ako, Idol, talagang hindi niya nakakalimutan. Yung gadget. O sige, alika dito. Papakita ko na sa'yo yung surprise ni Idol, ha, bago tayo kumain. Ayan. Thank you po, Idol. Pinag-shopping kayo ni Idol kasi bawal yung mga bata, kaya kami na lang namili para sa inyo, ha. So, eto yung tablet kay ate. Tapos, thank you po, Idol Rafi. Eto, kay kuya. Tapos, ayan. Mga damit, lahat sa inyo yan. And then ito, grocery. Para hindi kayo magutom habang nandun kayo kay Latita, ha? Ako. Happy ba kayo? Maraming maraming salamat ko, Idol, sa ginawa niyo ko sa amin. Binigyan ng ustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Saan mo gagamitin? Pangaral ko. O, ikaw, ate. Pangaral ko. Sa'yo ang ating pangulo, napakasarap na merong tulad mong aming takbuhan. Upang makamit namin ang asam na katarungan, dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Sarap eh, maraming maraming salamat po. Tapos puso po ko nagpapasalamat sa inyo. Maraming po salamat. Mga binigay niyo po, regalo niyo sa pagkain, sa mga gadget, sa damit, sapatos, sa groceries. Maraming maraming salamat po. Ngayon lang ko akong nakatanggap nito, Idol Rafi. Salamat po. Gadget ko. Sa mga damit ko, sa sukatos, sa mga grocery ko, salamat po, swing din ko, mga pagkain din ko, sa mga lechon. Salamat po, Idol Rafi, sa lahat po ng tulong mo. Salamat po sa pagkain, sa gadget, sa damit, sa grocery po, sa swimming po. Salamat po. Maraming salamat po. Swimming na! Oh, swimming na tayo! Iwanan, kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos, dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang rapid tulpo na ipaglalaban kung ano ang tama. Ikaw ang aking idol, san man makarating. Sana di ka magsawang kami ay mahalin. Gumawa ka man ng isang mali, yung milyong nagawa mo paring tama ang aming titingalain. Kailangan ka ng ating bayan, kailangan ka ng mga Pilipino, lalo ng mga maliliit. Salamat sa pagtulong mo nang walang kapalit. Panginoong Jesus na ang bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama. Sir Rafi, marami pong ulit sa maraming salamat po ulit. At nabigyan po kami ng pagkakataon na nagsama-sama yung mga kapatid ko, pamilya namin, yung mga anak ko. Kasama ko sila sa araw na to. Happy kami. Kaya maraming maraming salamat po. Thank you, Sir Rafi. Maraming maraming salamat ko, Idol. Ngayon lang ko ulit namin naranasan to, mag-swinging. Pati salamat ko sa mga regalo. Salamat po, Idol Rafi. Ngayon lang po ulit namin
naranasan to. Salamat din po sa mga damit, sa gadget po, sa mga pagkain. Thank you po. God bless. Salamat kayo! Pinagbating kaibigan na nagkaingitan, masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso, at dahil dun sa ludo sa 19.2 million na po tayo ngayon. Ang bilis, lumalaki po tayo. Hindi po matapos-tapos ang aking pasasalamat mga subscribers. Kaya lumalaki po tayo dahil solid po kayo sa amin. Salamat po. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe at gusto niyo po na lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tulfa in Action YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button sa gilid. Select niyo po yung all at yan po, lagi po kayong mapapadala ng notifications galing sa YouTube channel ni Idol Rafi Tulfa.